Hi guys! Welcome to Julius Babaw Unplugged. I'm sure na-miss nyo na ang mga unboxing natin. Sa mga sneakerheads dyan, meron tayong i-unbox na napaka-special, napaka-unique, and napaka-rare na sneakers. Ito ang Nike SB Dunk 7-Eleven. Sige, tara natin ha. 1, 2, 3! Julius Babaw Unplugged. Julius Babaw. Julius Babaw Unplugged. Julius Babaw Unplugged. Okay guys, nandito pa rin tayo sa Secret Fresh at meron nga tayo ditong sneakers na i-unbox, the most hype, very rare, at sa pagkakaalam natin, it was not officially released in the market. Pero naging siyang usap-usapan last year kasi nga dapat itong sneakers na ito ay ilalabas sa 2021 Olympics. Pero dahil nga sa pandemic, wala eh. Walang na-release na SB Dunks na 7-Eleven. Ito yun guys, no? Itong box, so SB siya, no? Pag sinabing SB, that means skateboard. So, yan. Open na natin. Ta-dan! Ito na guys. Wow! Grabe naman. Damn, son! Where'd you find this? Super yeah! Ganda naman itong sneakers na to. Napaka-striking ng kanyang itsura. Wow! Ano masasabi mo, Tin? Oo, eh parang ang gusto mong pumunta agad sa 7-Eleven at mag-slurpee. Diba? Sa itsura niya, no? Kumain ng hotdog sandwich o kaya, yung chicken, fried chicken with the siomay and matching, may slurpee pa ba? Wala na, slurpee, no? Ito, guys. Ano masasabi nyo, ha? Medyo loud, no? Yung colors, of course, sa upper niya makikita nyo ang colors na identified sa 7-Eleven, isang 24 hours na grocery, convenience store. You can see the color red, green, and orange dun sa kanyang uppers. Tapos yung kanyang swoosh is in the white colorway. It's made of leather, all leather siya, guys. And dito sa bandang heel part ng sneakers, makikita nyo ang logo ng 7-Eleven na naka-stitch dun mismo sa sneakers. Tapos sa back ng sneakers, dun sa may heel part pa rin, it's the Nike logo embroidered with the 7-Eleven colors. Tapos dito sa kanyang tongue, yeah, makikita nyo Nike SB on a nylon tongue na thick, no? Usually kasi nga itong mga SB Dunks, ang difference nito sa ibang mga sneakers is that it's very thick. Para siyang pillow-like, no? Sobrang komportable pag suot-suot mo. At the back of the tongue, there again is the 7-Eleven logo. Tapos sa loob ng sneakers, sa sock liner, makikita natin ang three colors ng 7-Eleven. The red, green, and the orange. Okay? Ayan. Ano masasabi mo rito, Tin? Ganda. I like that, it's pure leather. Quality. No? Saka parang saka parang hindi siya, tinipid na klase ng sneakers. Mukhang premium leather yung ginamit. High quality yung pagkaka-stitch nitong sneakers. And ang ganda. Ang ganda ng pagkaka-ano sa actual, ha? Kasi may pagkasabi ng iba, may pagkabaduy daw sa mga photos. Pero sa actual, ang ganda guys. Oo, sobrang ganda talaga. Ibang lace yata. Tapos yung lace ito, tingnan natin yung lace. No? Sa tip ng lace guys, makikita natin pa rin ang logo ng 7-Eleven, yung three colors niya. And it comes with two laces, red and green. Kung gusto nyong palitan itong lace na to. Pero I think white is the perfect lace na bagay na bagay dito sa sneakers. On the outsole, yan, makikita natin, it's a gum outsole ang ginamit dito with the Nike SB logo. Ayan, it's difficult to cop the sneakers but it is available in StockX at saka sa mga resellers and it's fetching for around mga $2,000 to $3,000. Dude, crap! Pero lumalabas na iba-iba ang price sa bawat size.
At lumalabas na ang pinakamahal ay ang size 11 na naglalaro sa $15,000 o halos 750,000 pesos. Ganon din ang presyo kapag 7.5 ang size. Pero kapag 11.5 na, katulad nitong kay Big Boy, ito ay up for bid. Wala silang masabing price. Naku, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, mas mahal pa to. Okay na ba sa inyo yung presyo ngayon? Pagkakalam natin, this was never officially released kasi nga it was supposed to be launched doon sa Tokyo Olympics na dapat ay mangyayari ngayong taon. I don't know kung ano naisipan ng mga gumawa nito, ng Nike at ng 7-Eleven, kung bakit nila kinansel yung release. Yet, it's out in the market and you can get it for high prices sa mga resellers at sa StockX nga. So, I don't know. Hindi ko alam kung ilang pairs ang nirelease nito. Doon, kung talagang hindi siya nirelease, hindi dapat hinold siya. Pero since available siya ngayon, nabibili pa rin ng mga tao, paano nangyari yun? Yun ang tanong, no? Alam niyo naman baka sa... Baka limited pairs. Baka nga. Baka hindi siya official, pero nirelease siya as limited pairs. Labo, no? Labo. But anyway, napakaswerte dahil may-ari ito ay si Big Boy Cheng. Sneaker God of Asia! Siya lang ang nauuna lagi sa mga sneakers, pero dahil may atraso siya sa akin, ako ang unang mag-unbox itong sneakers na to, mauuna pa ako sa kanya. At nakagandahan ito, guys! Huwag kayong maingat. No? Kasi sabi ko sa kanya, i-unbox ko lang, pero hindi ko sabing susuot ko! Susuot ko ito ngayon, kaya tira natin kung masarap sa paa. Let's go. Ito na, guys. Wala. Ito na, guys, no? Na-try na natin itong 7-Eleven Dunks. Tanggalin ko muna itong aking varsity maze. Baka magka-crease, patay ako. Oh, medyo masikip, oh. Uy, okay, oh. Sige. Parang 11.5 to. Ha? 11.5 to? Oh, para ma-skip. 11.5 na sa box. Mga ibang sizing. Eh, dapat yata ako 12 na. 12. Sa ducks. Sa ducks. Nervous na ba ako sa iyo? Kulang what? Alam si Big Boy. Ugo-vlog kami. Secret. Kasi hindi nga alam gagamitin. In-engine siya ni Big Boy. Ang mahal niyan! Mga magkano yan? Ano tingin niyo? Yung ano? Ito. Ano tingin niya? Magkano? 200? 200. Okay. Eh, ba't sa StockX parang 2,000 to 3,000 ano lang, US dollars? Di mga ano lang yun, 100? Plus, huh? Siguro tax or ano. So 200, ano to? 200 dito? Mga ganun. Wow. Usut-sut ko na, 200,000 stickers. Ha? Motor. Oo, lalabas ko nga eh. Tatakbo ko doon. Ininjan kasi ako ni Big Boy eh. Sige, ha? Ganun gusto mo, okay? Ayan, ang ganda, guys, oh. Wow! Ayan, oh. Actually, hindi ito ang size ko sa SB. Ang size ko sa SB is, I think, 12 na ako. Kasi may pagka masikip. Masikip sa paa doon sa bandang side dito, no? Dito. Kasi medyo wide yung paa ko. Kaya, siguro, kung bibili ako ng SB next time, it has to be size 12. Pero ganda, guys, eh. No? Ayos. Okay. Yan. So, huwag nyo sasabihin ng sinuot ko, ha. Tayo-tayo lang nakakaalam, ha. Ha? Babalik ko sa box ulit, oh. Para kunyari, ano, hindi nagamit. Hi, sige, bye. Alright. So, guys, would you cop these sneakers for, sabi nga nila, 200,000 pesos? Ano, bibili nyo? Huwag kong tatanungin, if I have the money, and it's not a pandemic, why not? No, di ba? Sarap kaya, oh. Ganda ng itsura ng sneakers. Cool na cool. Ay, Jesus, kala ko yung sneakers, ginawa mo lang unboxing, but ginamit mo. Ikaw talaga. And shoutout nga pala sa future.archive.mnl for my Lebron shirt.
Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.